bobo ka, bobo ka, bobo ka, bobo ka. Nangihina ako sa kabobohan mo. Yup, Gwapong Kalbo is back. Marami ba nagsasabi sa'yo na mahina yung ulo mo, mahina yung utak mo, at saka sabi nila, ang paanggal mo daw mag-isip. In short, isa kang langka. Kaya nito. Well, in my case, yung point ko dyan is ganito. Marami kasing tao na nabubuli dahil lang sa pagiging ganito, pagiging mabagal matuto, kung tawag nila langka mentality. Guys, in my case, wala tayong karapatan i-judge ang mga tao yan kasi yung mga tao kasi marami silang ways para ma-learn yung mga bagay-bagay. Papakita ko sa iyo ang mga ito. Basahin niyo mabuti at nang malaman niyo. Yan po. Hindi lahat na tao madaling matuto. May kanya-kanya tayong paraan kung paano matuto. So, dyan, mga tao dyan sa talo na mahilig mabuli na mga natawag nilang langka mentality, huwag natin silang i-judge kasi we have their own ways to learn. Kung tutusin, mas mabuti na nga yung langka mentality kaysa sa crab mentality kasi mas nakakasira yung crab mentality compare sa langka mentality. Sa langka mentality, usually, siyempre hassle din yan minsan sa trabaho, pero that doesn't mean mahina yung ulo nila. Guys, sa mga boss dyan, masasabi ko sa inyo, itong mga taong tinatawag na langka mentality is, in fact, they are the most effective and efficient employees. Sa school naman, they are great learners kasi para makuha nila yung para matunan nila yung isang bagay, kailangan nilang ipaulit-ulit na gawin yun. Ulit-ulit nilang pag-aralan. Kasi this way, mas ma-perfect nila yung gusto nilang pag-aralan. Kung sa trabaho, magiging perfect yung trabaho nila. Hindi kagaya ng one-time learning nila kasi pag nagkamali ang mga yan, lagot. Todas yung trabaho nyo. Sino mo sa supper? Siyempre, lahat kayo. Lahat kayo papagalitan ng boss nyo. Kung meron kayo diyang kasama o kilala na langka mentality, kung gagawin nyo ganito, huwag nyo silang usgahan. Instead, tulungan nyo sila. Tulungan nyo na matuto para matutunan na yung bagay nila. Kasi pag yan ay natuto at kayo naman na nagkamali, sila yung magbaback up sa inyo. Ganon po yon. Ako mismo, isa ding langka mentality. Yun yung madalas tawagin sa akin. Kasi ako, para matutunan ko sa bagay, ayokong nakikinig, ayokong naririnig yon. Parang visual, sabi nila visual learner daw ako, which is actually mali. I'm more on actual. So kapag gusto ko matutunan yung isang bagay, kailangan kong mag hands-on. Kasi pag hindi ako mag hands-on, hindi ko mahirapan ako matutunan. Kumaga yung visual learning, kumaga back up na lang sa akin yon. Although may kapasidin din ako na matuto visually at saka sa paninig, pero iba talaga na hinahawakan ko yung isang bagay kasi the more that I am attached to that things that I want to learn, the more it sinks in my mind. Halimbawa lang po yan. Kasi iba-iba, lahat ng tao iba-iba yung learning abilities eh, kung paano natututo ng isang bagay. Kanya-kanya tayo. So, yes, tawagin nila tayong langka mentality, pero guys, tayo yung mga mas matatalino kasi
paulit-ulit natin ginagawa, paulit-ulit natin pinag-aaralan yung isang bagay. So yung error is just 20% sa trabaho natin o sa pag-aaralan natin. In fact, hindi tayo bobo, lahat tayo matalino, kanya-kanya lang paraan kung paano matuto. Guess you guys, so sa mga pinagsabihin dyan na langka mentality, huwag niyong pansinin. Tandaan nyo, it is better to have a langka mentality rather than crab mentality. So sana po, may natutunan kayo sa video na to na ginawa ko. Simpleng video lang po to. Simpleng video mula po sa mga nagtatawag sa akin na langka mentality. Sa inyo ko po natutunan to. Pwede nyo ako sinabihan ng langka mentality, hindi ko gagawin ang video na to. So salamat po sa inyo. And ito po si Papong Kalbo, ang langka mentality sa harapan ng cellphone ninyo. Kita-kits sa susunod na vlog. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.